napadpad ka sa video na ito dahil gusto mong malaman kung paano ginagawa yung transformation challenge sa TikTok. Pwes huwag kang maglala dahil ituturo ko sa iyo ngayon kung paano ginagawa yung transformation challenge sa TikTok. Pero bago lahat, please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click ang notification bell para ikaw yung unang manotify kapag may panibago kong video. Tara, umpisa na natin. Okay, so unang-una, i-download muna natin itong app na ito. Itong FaceMurf. Ayan, so punta tayo sa Play Store. And then, i-search natin sa search bar yung FaceMurf or Face Transformation. Okay? And then, lalabas dyan yung FaceMurf. So, yung sa akin naka-install na siya. So, kapag na-install nyo na yung inyong FaceMurf, i-open nyo lang siya. Okay, ito na yung FaceMurf na app natin. So, para maka-add tayo ng picture, i-click natin yan. And then, punta tayo sa ating gallery. Okay? And then, photos, hanapin natin yung picture na ilalagay natin. Okay. So, for example, ito. Ayan. So, i-click natin yan. Ayan. Para ma-full screen siya. And then, i-click natin yung check. And then, check ulit. Ayan. And then, mag-add ulit tayo ng iba pang mga pictures. So, ganyan lang yung proseso. Paulit-ulit lang yung proseso. Pero dito sa second na picture, meron tayong gagawin para maganda transition ng ating pictures. Okay, click natin yan. And then, check. Ayan. Then, arrow. Check. So, kung mapapansin nyo dyan, kailangan natin yung ilipat yung mga, ayan, yung sa mata. Pati yung nose, pati yung sa mouth. And then, yan. So, dapat ilipat natin yan para mas maganda yung transition ng ating mga pictures. So, ganyan lang yung gagawin natin sa iba pang mga pictures na ilalagay natin. Okay, ulitin lang natin yung proseso. Hanap ulit tayo ng picture. Okay, then i-full screen natin. And then check. And then arrow to the right. And then ililipat natin yung mga yung mata, yung nose, para maganda yung transition ng ating mga pictures. Okay, ganyan lang kasimple. Ulitin lang natin yung proseso sa lahat ng pictures na ilalagay natin. Okay, pagkatapos nating mailagay yung mga pictures, click lang natin yung start. So, ayan na yung kinalabasan. Ayan. So, mas maganda yung transition kapag inilipat natin yung mga eyes, nose, at saka mouth sa saktong lugar para mas smooth yung transition ng ating mga pictures. Okay? Then, pagkatapos, i-save lang natin yan. Ayan. Click natin yung okay. So, masisave na yan sa ating gallery. And then, pagkatapos nating may save sa ating gallery, punta tayo sa ating TikTok app. Ayan. Then, mag-create na tayo ng post. Palitan natin into 60 seconds para medyo mahaba yung ating video. And then, click natin yung upload. Then, hanapin natin yung ginawa natin kanina. Okay. So, ayan. So, ang kulang na lang is yung music. So, maghahanap tayo ng music. Pwede ring i-add to favorites na rin natin yung music para mas madali nating hanapin. Okay, ang ilalagay kong music dito is yung Josa.
Okay. I-click lang natin yung sound sa ibaba. Ayan. Okay, then. So, sa akin, na-save ko na sa aking favorites itong Josa na music. So, ang gagawin ko lang is, i-click ko yung red na check. So, pagkatapos nyong malagyan ng sound, ay pwede na siyang i-upload sa inyong TikTok account. I hope may natutunan kayo sa video na to. See you next time. Paalam!